Hello! Aliligo ka na! Aliligo na yan! Aliligo na yung Bembi! Aliligo na yung Bembi! Okay, sa pagligo kay Baby, hindi tayo nag-base 100% by the book. Kung ano lang yung kung saan lang ako mas komportable or yung mas madali. So, syempre, yung pinakauna is yung ready lahat ng gamit. At hindi ako na, hindi rin ako naglalagay sa baby ko na kung ano-ano oil, no? Kung naglalagay kayo, okay lang naman, basta tiyak ni baby, wala siyang rashes, no? Pero kung nagtatanong po kayo na, kung nagtatanong kayo kung nilalagay ko ng masete or baby oil, hindi po ako naglalagay. Lotion lang, at paminsan-minsan lang. At ito lang yung mga pinrepare para sa kanya. Yung towel niya kung saan siya ihihiga mamaya. And then yung towel niya na pambalot mamaya. And then ito yung ginagamit ko lotion sa kanya pero hindi lagi-lagi. Every other day lang. And then of course yung diaper and then yung paglinis natin ng tenga sa kanya. Of course kailangan lagi siyang suklayan para hindi maipon yung shampoo sa balat, sa ano niya, sa scalp, kasi pwedeng magka-seborrheic dermatitis siya. As of now, hindi naman siya nagkakaroon ng ganun, dahil lagi ko nga siyang sinusuklay or binabrush. And then, para sa tongue niya, of course, dahil wala pa siyang teeth, pero kailangan pa rin linisin ng tongue, kailangan ng sterile gauze. Okay, so, yung damit niya, and then, the socks, at saka mamaya, ini-nail cutter natin siya. Yes, ito lang po yung panggamit kong nail cutter. Hindi ako gumagamit ng pang baby, mabagal daw yun eh. So ito okay naman, safe naman para sa kanya. And dahil siguro pangalawang baby ko na to, kaya mas careful na ako. So hindi ko siya nasugat kasi yung dun sa unang baby ko nasugat ko siya. And ngayon, hindi naman na. So let's go. Okay. Tara na baby, dun tayo sa banyo. Okay, let's start na. Face, the face. Meron silang separate na pang face. Ito pwede naman kahit isang face towel. Basta puhugasin nyo lang. Tapos melt soap. And then i-shampoo nyo na siya. Sabay nyo na siya. Kasi 2 months ito, hindi na siya newborn. Pag newborn, mas maselan, no? Pag newborn siya, ginagawa ko yun. Yung separate pa yung sa mata, no? Tsaka yung sa face. Ngayon, kahit isa na lang, kahit isang face lang na. Okay lang. Ready na po ako. Ang rinse dito. Ano ba inibin yan? Hindi ko na pinakita na binigyan ko ng mainit na tubig to. Kasi alam ko alam nyo naman yun. Siyempre ang taon yung warm water lang. Kahit mainit. Warm water pa din. After ng ulo. Lalagay ako dito eh. Yan. Gusto mo. Ha? Hindi sila magbigla na gawin. Siyempre, kailangan. Yung neck. Kasi, asin-asin yan dahil sa baby tumutulo o kaya sa luhan, no? And then, nakakalitaan natin. Kaya, maasin yan. Then you rinse the nothing.
Rinse, rinse, rinse. Meron po nabibili sa shop, sa online. Mali na tao. Pero ako, dinadahan-dahan ko lang. Okay. Pwede naman, pwede nyo naman gawin yun. Basta i-make sure na hindi siya maka linok ng water. And then, kapag na-rinse na po siya, nilagay na siya dito. Okay. Ito na po siya. Ito na siya. Oh, gustong-gusto niya talaga maliligo. Gustong-gusto niya talaga maliligo. Tape po talaga ako. Kaya lang, nung nagbili ng asawa ko is pants. Nagpa-pants ako kapag magalaw na si baby. Kaya nakakagapang na. Pero kung ganito pa lang naman kaliit, kahit tape lang. Ngayon lang na nagkamali yung asawa ko bumili ng diaper. Lotion. So, konti lang. Konti lang ako mag-lotion. Nakalimutan kong sabihin. Siyempre kahit wala ng stamp si baby, nililinis ko pa din yung kanyang umbilical stamp. Yes. Tapos yan. Linisin lang natin yan. Paikot-ikot ng konti. Makikiliti lang siya. At malinis siya every time na paliliguan. Ano, meron pa rin. Kita niyo may dirt. So, kailangan importante maglinis ng puso din. Every time na may ligo si baby. Dahil nakinip po ngayon, sleeveless tayo ngayon. Kahit naka-air ko. Tandaan niyo po, mommies. There's no right and wrong sa pagpapaligo kay baby as long as alam niyong malinis siya and safe para sa kanya. May mga guidelines lang tayo na pwede niyo sundan or hindi. Basta alam niyo po sa sarili niyo na magiging malinis si baby at healthy. Gusto mo yung liga-liga na. Gusto mo yung liga-liga na. Gusto mo yung liga-liga na. And then very important din na kinakausap si baby habang pinapaligo ang binibihisan, ha? And done! Of course, next is supply brush. Napaka-importanting mag-brush kasi pag hindi nyo binrush yan, may iwan po yung sabon o kung ano man yung pwede maiwan dyan. Nade-develop tayo na pwedeng mag-develop yan ng dermatitis. So, importanteng ganito, kahit ganitong brush na. Okay? Sabunin niya lang po. Ay, sabunin. I-brush niya si baby every after ligo. Okay. Ay! Gutom na yan eh. And then, next is yung tongue niya. Gutom na to eh, kaya pasubo nyo lang sa kanya, tapos hayaan nyo sipsipin niya, pero galaw-galawin nyo rin po yung inyong daliri sa pagpapalinis kasi naiiwan yung milk dyan. Then, pwede na yun. And then last, yung ears niya sa labas lang po. Okay? Sa labas lang. Oo. Sa labas lang. Oo. Bait na, no? And
crease. Ayan, sulok-sulok ng ears. Okay, let's go. Ayan, baby na ikaw. Yeah. So, dapat ininail cutter muna natin si baby. Kaya lang, umiiyak na siya. So, mamaya na lang after niya mag-edit. So, hanggang dito na muna po. Ibang vlog na lang po yung pag-nail cut natin sa baby ko. Kung kaya ko, okay? Ayan, nagtatawag na siya. Okay, bye-bye. Ay, mag-edit na. Daddy na ikaw. Daddy na. Okay, daddy na yun. Ah, daddy na nga. Sige, bye-bye po.